Hello everyone! Sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay kung paano mag-solve ng probability of union of two events. Ito ay part pa rin ng inyong week 7. Assessment problem, ito ay para sa mga grade 10, third quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Hello mga anak shees! So nandito na tayo ngayon sa inyong assessment problem. Kung hindi nyo pa napapanood yung learning task number 1 to 3, i-click nyo na lang dito sa card or sa description below. Kung naghahanap kayo ng mga lessons ninyo sa third quarter, hanapin nyo lang sa playlist natin at makikita nyo nga doon yung mga hinahanap ninyong topic, okay? So, simulan na nga natin. So, review lang natin yung formula ng probability of union of two events. So, kapag may intersection, yung sample space, ang gagamitin natin ay ito. At kapag wala naman silang intersection, ang gagamitin nating formula ay ito. Okay? Read the paragraph and answer the questions that follow. San Pablo City is famous for its 7 lakes, namely Sampaloc, Bunot, Yambo, Pandin, Mohicap, Calibato, and Palakpakin. Your friend from Manila will come to your house to have a 1-week vacation. You suggested that you will accompany him to visit one of the 7 lakes. To determine the lakes that you will be visiting, you decided to draw lots. So you wrote each lake name on a piece of paper and put them in a bowl. If you will pick one paper from the bowl, what is the probability that you will pick letter A, Yambo, or a lake that starts with Y? Again, pinalitan ko yung mga letters dyan upang sa ganun ay subukan ninyong mag-solve. Sandan nyo na lang kung paano ko siya sinolve. So, ang given natin, meron tayong Sampaloc, Bunot, Yambo, Pandin, Mohicap, Calibato, and Palakpakin. So, ilan daw yung probability na Yambo siya? So, ang event A natin is Yambo. Ang event B natin starts with letter Y. Alin dito yung nag-start sa letter Y? Yambo lang naman, di ba? So, ang event B natin is Yambo din. What is the probability of A? That is 1 over 7. Bakit 1 over 7? Kasi isa lang naman siya over 2, 4, 6, 7 na lakes. Ganon din yung probability of B. Meron ba silang intersection? Meron. Kasi Yambo ito, Yambo rin ito. Kaya ang intersection nila ay Yambo. Ngayon, the probability of their intersection is 1 over 7 din. Kapag may intersection, ang gagamitin nating formula ay ito. So, the probability of A is 1 over 7 plus the probability of B is 1 over 7 din minus their intersection 1 over 7 din. 1 plus 1 equals 2 minus 1 equals 1. So, the final answer is 1 over 7 kasi hindi naman na natin siya masisimplify. Okay? Letter B, a lake that starts with P or starts with S. So, ang event A natin is starts with P. Alin dito yung nag-start sa letter P? That is, Pandin, Palakpakin. Ang event B natin starts with S. So, alin dito ang nag-start sa S? Yung Sampaloc. So, B is Sampaloc. The probability of A is 2 over 7 kasi 7 ito. Then, the probability of B naman ay isa lang naman kaya 1 over 7. Meron bang intersection dito sa A at B? Wala. So, ang gagawin lang natin, i-add lang natin sila. Probability of A is 2 over 7 plus probability of B is 1 over 7. Add the numerator, 2 plus 1 that is equal to 3 over 7. Meron bang simplified form to? Wala na. Kaya ito na yung final answer. Next, letter C. What is the probability that you will pick Bunot or Sampaloc?
So, ang event A natin is bunot. So, the probability of A is 1 over 7. At ang event B natin ay sampalok. Kaya, the probability of B ay 1 over 7 din. Kasi, isa lang naman. Kung sampalok ito ha. Okay, iba yung nailagay ko. So, the probability of A union B is P of A, that is 1 over 7, plus probability of B is 1 over 7 din. 1 plus 1, that is 2 over 7. Wala naman ng lowest term, kaya 2 over 7 na lang siya. Next is, what is the probability that you will pick Mohicap or a lake that starts with P? So, ang event A natin is Mohicap. So, ang probability of A is 1 over 7 lang. Then, ang event B natin ay starts with letter P. Halin dito yung mga nag-start sa P. Yung Pandin at Palakpakin. So, the probability of B equals 2 over 7. Kasi dalawa siya. Meron bang magkapareho dito sa A at B? Wala. Kaya ang gagamitin nating formula ay ito. So, the probability of A is 1 over 7 plus the probability of B naman ay 2 over 7. Simplify natin, 1 plus 2 equals 3 over 7. So, wala naman na siyang simplified form. Ito na yung kanyang final answer. So, dito na tayo sa panghuli, letter E. A lake that starts with M or starts with Y. Alin dito ang nag-start sa M? Yun yung event A natin. Mohicap lang naman. So, the probability of A is 1 over 7. Then, starts with Y. Ang event B natin ay Yambo. Kasi ito lang naman yung nag-start sa Y. So, the probability of B ay 1 over 7. Wala naman silang intersection. Kaya ang gagamitin nating formula ay ito. I-plug in natin yung mga values. Probability of A is 1 over 7 plus probability of B is 1 over 7 din. 1 plus 1 equals 2. Then, copyin natin yung denominator over 7. Wala naman ng simplified form to. Ito na yung kanyang final answer. Okay? Abangan ninyo yung pang week 8 natin na module sa susunod na video. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!